Palakpakan nga po natin ang buhay ni Diyos. Sa umaga pong ito na may kapatid po tayong magbabahagi ng kadakilaan at kahiwagaan ng ating Panginoon. Nais ko pong tawagin ang aming inang pastol upang magpahayag ng kadakilaan at kahiwagaan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Salamat po, aming dakilang Ama. Ang lahat po ay puspos na, hindi po ba? Napakaganda po ng humiliya ng ating mahal na pare, kung saan po nagkaroon ng napakaliwanag kung paano nga ba tayo gumanap bilang isang tunay na anak ng Diyos. Hindi ko po makakalimutan yung equation niya na good intention should lead to good act. Then good intention and good act should lead to good result. Lagi po natin titingnan yung end product. Ano man po yung intention natin sa paggawa ng isang bagay, lagi po natin titingnan kung ano yung end product. Sapagkat sa maraming pagkakataon, tama, maganda yung intention. Pag-aaralin ko siya, ang ganda ng intention. Ang act naman, meron ibang agenda kung bakit niya pag-aaralin. Kung iba yung agenda niya, kaya niya pag-aaralin, hindi maganda ang magiging resulta. Kaya po talagang ina-appreciate ko po yung napakagandang humiliya ng ating pare. Tinawagan po ako ng aking kawan upang magbahagi sa inyo. Kaninang umaga, naibahagi ko na ang kadakilaan ng Panginoon. Nagkaroon po ng instant tema kaninang umaga na ang naging tema ay yung tungkol po sa pag-ibig. At yan din po ay naibahagi na rin po ng ating mahal na pare na hindi lamang daw po pag-ibig ang dapat nating ibahagi sa ating kapwa, kundi ibahagi natin yung kabuuan ng ating puso upang matuto tayong dumama at magmahal sa ating kapwa. Nabanggit ko na po ito nung nakaraan ko mga pagbabahagi na ang puso, sabi ni Father, nasa center. Nasa center daw po yung heart natin, pero mas malamang daw po yung nasa kaliwa. Tama ba ako, Iha? Yung mga nursing student dyan, nasa center, pero mas malaki daw po yung nakalin dun sa kaliwa. At isa pa po sa natutunan ko, na ibahagi ko noon na ang puso daw po ay ginawa ng Panginoon na walang buto. Nakakita na po ba kayo ng puso na may buto? Wala pong buto ang puso. Sa makatuwid, sadyang ginawa ng Panginoon na malambot ang ating puso upang matuto tayong mag-care, matuto tayong mag-understand, matuto tayong magmahal. Ano na kaya ang mangyayari kung ang puso ng isang tao ay matigas? Kailan po siya matututong magpatawad? Kailan po siya matututong magmahal kung ang ating puso ay may katigasan? Pangalawa po sa puso, kasi po connected po yan eh. Ang puso at ang dila magkakonect. Amen po ba yun? Sapagkat ang nilalaman ng puso, inilalabas ng dila. Yun po yung homily din ni Father. Kumbaga, binibigyan ko lang po ng another interpretation na yung nilalaman ng puso natin, inilalabas ng ating dila. Kaya nga po, kung marumi ang laman nito, ano po yung ilalabas? Marumi din. Garbage in, garbage out. Pag marumi yung garbage siya, hindi ba? Siyempre, ang garbage, basura. So kung basura ang laman nito, ano ilalabas ng dila? Basura din. Yun pa po yung isang interpretation doon po sa humiliya ng ating mahal na pare. Kaya po ang Diyos ay napakadakila. Hindi lamang po ang puso ang ginawa na walang buto. Amen po ba yun? Kundi maging ang ating dila ay ginawa din ng Panginoon na walang buto. Sino po sa inyo ang may buto ang dila? Kaya nga po masarap yung lengwa, purong-purong laman, walang kabuto-buto.
bakit naman po kaya ginawa ng Panginoon na walang buto ang ating dila? Upang ang mga salita na ating ihahayag ay mga malalambot na mga salita. Kung magkaminsan po, nabibigo po si God sa purpose niya na ginawang walang buto ang ating dila. Bakit? Sapagkat may mga pagkakataon na ang dilang ito ay nagbibitaw ng mga matitigas na salita. At usually, ang mga salitang matitigas, yun yung mga salitang pumapatay. Amen po ba? Kaya hindi lamang po tayo nagko-commit ng murder. We don't commit murder by killing a person sa pamamagitan ng baril o ng anuman sandata. Maaari din tayong pumatay ng ating kapwa sa pamamagitan ng ating salita. Hindi po ba't ang salitang masakit ay nakamamatay? Ito po ba'y nakabubuhay? Hindi po. Anumang salitang masakit na lalabas sa ating dila, ito ay maaaring pumatay. Kaya ang dila po, it can create or it can destroy. Sang-ayon po ba kayo sa akin? Paano po ito nagki-create? Sa bata na lang po. Pagka ang bata, mga may alagang bata, yung pagka ang bata, lagi mong pinupuri, nakakatulong po iyon sa bata para ma-develop ang tinatawag na tiwala sa sarili. Pero pagka ang bata, ginamitan mo mga salitang nakakamatay, katulad ng salitang ambo, bumo naman, ang tanga-tanga mo, ang GAO mo naman, yun po ay mga salitang makakasira sa confidence ng bata. Kaya po tayo, bilang mga nakatatanda, lagi po tayong mag-iingat sa paggamit ng mga salita, lalo na po sa mga bata. Wala po kayong kamalayan. Ang anumang salitang nakakamatay sa bata, nandito lang po yun. Naiipon po lahat sa tinatawag nilang subconscious mind. At yun po, 100% magkakaroon po ng effect sa kanilang attitude, sa kanilang personality. Kaya pakaingat po tayo sa paggamit ng mga salita. At isa pa pong tip sa paggamit ng dila sa inyong pakikitungo sa inyong mga anak, never po kayong magko-compare. Say for example, meron kayong dalawang anak. Yung isa laging honor. Yung isa naman, laging pag-uwi ng card, puro pala ko lang grade. Pagdating sa bahay, magko-compare kayo tapos sasabihin nyo, bakit ganito yung grade mo? Buti pa yung kuya mo kasi yung kuya mo matalino, ikaw bla 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 bla. Alam nyo po, without you knowing it, pinapatay nyo na po yung anak ninyo. You are committing murder against your child. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat pananalita na ating binibitawan sa ating kapwa. Ang salita ay maaaring pumatay, maaaring bumuhay. Mahirap po bang mag-praise? Yung bang pumure, mahirap po ba yon? Ako po kasi sa sarili kong karanasan, yung pong mga anak ko, nung po kasing araw na medyo bata-bata pa, na ako po kahit na po nagtuturo na ako, nag-aral ako, kasi po, mahirap po ngayon ng kompetensya sa pagtuturo lalo na po sa public. Hindi lang po kailangan kayong mag-let passer, hindi lang po kailangan let passer ka. Ahahanapan ka pa po ng another degree, kailangan mag-MA ka. Noong mga panahon po na yon, lumuluwas po ako ng 8 o'clock, 6 o'clock para makaabot ako sa aking 8 o'clock class. Darating po ako sa bahay, 2 o'clock na. Pagdating ko po sa bahay, yung pong dalawang anak kong lalaki po, ano? Nakalaban na. Nakasampay na yung mga damit. Lahat ng puti, dun sa kuya. Lahat ng dikulor, dun sa bunso. At yung bahay namin, pag dumating ako, malinis na. Alam niyo po, ina-acknowledge ko po iyon. Pag dumarating ako, sabihin ko, ay sino naglinis? Ang galing-galing naman, ang linis-linis ng bahay natin. Alam niyo po, mga nanay na nandito, pag po ganun yung naging attitude natin sa mga anak natin, hindi na po natin sila uutusan. Subukan po ninyo, sapagkat ang hihintayin nila ay yung pagpuri ninyo na gagawin ninyo sa kanila.
Kaya ito pong binibigay ko sa inyo ay mga tips kung paano po tayo magiging mabuting magulang sa ating mga anak na ikinonek ko lang po sa ating homilya sa araw na ito na gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, ang puso at ang dila ay magkaugnay. Ginawa ng